Guys, sa video natin ngayon, isosolve natin ang common na dahilan bakit umiilaw ang airbag warning light. Hello everyone! Hello guys! It is your mechanic Phil, buhay mekaniko. Guys, gusto mo bang maging isang automotive technician? O kaya naman, gusto mo magkaroon ng basic knowledge sa pagre-repair, sa paggawa, o sa pag-maintenance ng sarili mong sasakyan para in case of emergency, masiraan ka man sa kalsada, alam mo ang gagawin mo. Kaya guys, ano pang hinihintay mo? Para sa'yo, ang channel. Million fans around the world! Guys, kapag pinandar ko ang sasakyang ito, hindi nawawala ang SRS o ang airbag warning light nito sa instrument cluster. Ngayon, sa pagsosolve ng problema nito, kung gusto nating mapadali, kinakailangan nating gumamit ng diagnostic computer scanner. Guys, itong scanner na hawak natin o ginagamit natin, meron itong tinatawag na automatic reading information. Ibig sabihin nito, kaya na nitong basahin ang information ng isang sasakyan para hindi na natin kinakailangan pang ipasok sa system o sa computer yung VIN number nitong sasakyan na to. Pero sa case ng sasakyan natin na to, failed siya. Hindi niya kayang pasukin o hindi niya kayang basahin ang system o ang computer ng sasakyan na ginagawa natin ngayon. Kaya kinakailangan nating itong i-manual. Guys, sa pag-i-input ng information sa scanner natin, kailangan alam lang naman natin kung anong brand at model ng sasakyang ito. Ayan guys, nakapasok na yung scanner natin sa computer hardware ng sasakyang ito. Kaya pwede na nating ma-read out o pwede na nating mabasa kung ano ang dahilan bakit umiilaw ang SRS o ang airbag warning light. Ayan guys, lumabas na ang result kung ano ang problema ng airbag ng sasakyang ito. Ang sabi dito ay open circuit fault in driver airbag circuit. Ang ibig sabihin nito, maaaring may putol o may natanggal na linya sa airbag system ng sasakyang ito. At sinasabi dito, ang problema ay matatagpuan mo sa driver side nito. Ayan guys, nasa harapan na tayo ng manubela. At ito ang location ng airbag driver side. At mapapansin ninyo, kapag pinipindot ko itong busina, wala ring tumutunog. Ibig sabihin, may putol sa linya na to. Kaya ngayon, bubuksan na natin ang airbag unit nito. Guys, kahit anong sasakyan, kapag ka nakakita kayo ng yellow insulation, ibig sabihin ito ang airbag warning harness. Ngayon, nasa harapan natin ang airbag balloon unit. Pero hindi ito ang problema. Ang sabi, airbag circuit. Ibig sabihin, wiring ang problema. May putol na wiring or may tanggal na wiring. Okay, maliwanag ba? Guys,
Pakatandaan natin, sa pagtatanggal ng steering column, lagyan natin ito ng mark o lagyan natin ito ng guhit. Para sa paghugot natin at sa pagbabalik natin ito mamaya, maibalik natin ito ng maayos at para hindi maapektuhan ang steering angle at ang wheel alignment ng sasakyang ito. Guys, nakikita nyo ba ito ngayong tinatanggal ko? Ang tawag dito ay D-squib airbag circuit. Ito ang problema ng sasakyan na to kung bakit nakailaw ang SRS o ang airbag warning light. Sa loob nito ay putol na. Kaya kinakailangan natin itong palitan. Guys, sa pagkakabit at sa pagbabalik nito, kung paano natin ito tinanggal, ganun din natin ito ibabalik. Okay guys, pagkatapos nating maikabit yung D-squib unit natin, pwede na nating ibalik yung mga plastic cover ng steering natin.
Well done guys, pagkatapos nating maikabit lahat ng parts na tinanggal natin, pwede na nating paandarin ang sasakyan. Ayan guys, success! Solve na ang problema, wala na yung airbag o ang tinatawag na SRS warning light. Pero hindi dyan natatapos. Hindi kumot na wala na yung SRS o yung airbag warning light natin sa instrument cluster, tapos na ang trabaho. Kinakailangan i-delete din natin ang fault history sa record ng computer system nito gamit ang computer scanner. Ayan guys, kapag ka na-erase na natin ang fault history nito, mawawala na ang record nito sa computer system ng sasakyang ito. Guys, I hope nakatulong sa iyo ang video na ito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, remember, don't forget to subscribe this channel, paki-like mo na rin ang video, paki-follow mo na rin ang channel na ito for more updated instructional videos. Thank you for watching. See you next time. God bless.